Tiyo Simon, isang taong nasa katanghalian ang gulang, may kapansanan ang isang paa at may mga paniniwala sa buhay na hindi maunawaan ng kanyang hipag na relihiyosa. Ina ni Boy. Boy, pamangkin ni Tiyo Simon, 70 taong gulang. Oras, umaga, halos hindi pa sumisikat ang araw. Tagpo, sa loob ng silid ni Boy, makikita ang isang tokador na kinapapatungan ng mga langis at pumada sa buhok, toniko, suklay at iba pang gamit sa pag-aayos. Sa itaas ng tokador, nakatikit sa dingding ang isang malaking larawan ng birheng nakalabas ang puso at may tarak itong punyal. Sa tabi ng nakabukas na bintana sa gawing kanan ay ang katring higaan ng bata. Sa kabuuan, ang silid ay larawan ng kariwasaan. Sa pagtaas ng tabing, makikita si Boy na binibihisan ng kanyang ina. Nakabakas sa mukha ng bata ang pagkainip, samantalang sinusuklay ang kanyang buhok. O yan, dinagpapang tao. Siya, dinagpapang pinata ko naman pagsimbihin. Saan ko ano kumasimba eh? Ayaw mo na naman magsimba? Hindi ma. Magagalitin mo na naman ako eh. At anong gagawin mo rito sa bahay? O yung umapang ito? Nang pangiling araw. Maiwan ko ako dito sa bahay. Kasama ko si Iyes Simon. Ah! Ang Iyes lang iyon? Patawarin ako ng Diyos. Basta! Maiwan ko ako. Makikipagkwento mo nga ako kay Iyes Simon. Makipagkwentoan ka? At anong kwento? Tungkol sa kalakastahanan sa banan ng pangalan ng Panginoon? Hindi mama. Maganda ang pinagkwento sa akin ni Iyes Simon. Ah! Gusto na! Bago ako magalit ng kabahanan. At humarap sa Panginoon ngayong araw na ito. Pero... Gusto na, sabi eh! Ha? Sino yan? Ako ito, Niba. Naulinagan ko. Maaari bang pumasok? Naulinagan kong may tinututol si Boy. Ayaw kong magsipat, Simon. May iwan ako sa'yo dito. Hindi ako sasama kay Mama. Iyan ang tinututol ng pamangkin mo, Kuya. Hindi raw siya sasama sa simbahan. Kailangan ka nga naman sumama sa amin, Boy. Kung gusto mong isama ako ay maghintay kayo at ako'y magbibihid. Magsisimba tayo. Magtataka, ano kayang nakain ng amin mong yun? At naisip pa kung sumama ngayon sa atin. Ngayon ko lamang siya nakitang lalapit sa Diyos. Kung sasama po si Tiyo Simon, sasama rin ako. Hayun! Kaya lamang sasama ay kung sasama ang iyong amin. At kung hindi ay hindi ka rin sasama. Mabuti sapagkat hindi lamang ikaw ang maakay ko sa wastong landas, kundi ang kapatid na iyon ng iyong ama na isa ring namatay siyang hindi man lamang nakapagpahesus kasi matigas ang kalooban niya sa pagtalikod sa simbahan. Pareho silang magkapatid, sila ng iyong amain, sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagliligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid na sumakabilang buhay na. Siya nga pala, magbibihis muna ako. Kalimutan ko kasi, dyan muna kayo ni Boy, Kuya. Iba nga ang tumatanda na talaga, madaling mangawit ng hina ang katawan at... Bakit mo kayo nag-PIT, Simon? Totoo bang iya'y parusa ng Diyos? Sabi ba ng mama mo yon? Oo raw eh. Hindi raw kayo nagsisimba. Hindi raw kasi kayo naniniwala sa Diyos. Hindi raw eh. Hindi totoo, Boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yun ang sabi ni Mama Tia Simon. Hindi raw kasi kayo nangingiling kung araw ng pangiling. Bakit hindi kayo nangingiling, Tia Simon? May mga bagay, Boy, na hindi may paliwanag. May mga bagay na hindi rin may paaaran sa iba ng pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan sa sariling pagkamulat. Ngunit kung anuman itong mga bagay na ito, Boy, ay isang tiyak na malaki ang pananalig ko kay Bathala. Kaya ka sasama sa amin ngayon, Tiyo Simon? Boy, sa akin, ang simbahan ay hindi masamang bagay.
Kaya huwag mong tatanggihan ang pagsama sa iyo ng iyong mama. Hindi makabubuti sa iyo ang pagtanggi, ang pagkawala ng pananalig. Nangyari na sa akin iyon at hindi ako naging maligaya. Dahil sa kapansanan ito ng aking paaboy, natutunan ko ang tumalikod hindi lamang sa simbahan kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human Bandage ni Mugham at ako'y nanalig sa pilosopiyang pinanaligan. Ano ang nangyari, Tio Simon? Lalo akong naging bugnutin, magagalitin. Dahil doon, walang natuwang tao sa akin na walan ako ng mga kaibigan hanggang sa mapag-isa ako. Hanggang sa isang araw ay may nangyari sa akin ang isang sakunang nagmulat sa aking mga paningin. Ano iyon, Tio Simon? Ito ay manika ng isang batang nasagasaan ng trap. Patawid siya noon at sa kanyang pagtakbo ay nailaglag niya ito. Binalikan niya ngunit siyang pagdaan ng isang trap. Sagasaan siya. Nadurog ang kanyang isang binti. Namatay ang bata. Namatay. Nakita ko ng dalawang mata ko. Ako noon ay naglalakad sa malapit at aking nilapitan. Ako ang unang lumapit kaya nakuha ko ito. Ang manikang ito ay noong tangang mahigpit ng ngiting tila ba na nanalig na siya ay walang kamatayan. Ano pang nangyari kay Simon? Mula noon, ako'y nag-isip na boy. Hindi ko na nakalimutan ang pangyayari ngayon. Inuwi ko ang manika at iningatan. Hindi inihiwalay sa aking katawan. Bilang tagapaalalang lagi na sa akin ng matibay at mataos na pananalig ng isang batang hanggang sa oras ng kamatayan ay nakamiti pa. At aking tinandaan sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig kahit ano. Pananalig ng saan anong bagay lalo na mabuti kong nanalig kay Bathala. Kung may paninbalunan siya sa mga sandali ng kalungkutan, ng sakuna, ng mga kasawian, upang may makapitan siya kung siya'y iginugupo na ng mga hinanakit sa buhay. Tayo na, Mama. Hindi na pa tugtog ng tugtog yung kampana eh. Tayo na, Tio Simon. Baka mahuli tayo eh.